Ayun, so welcome to my vlog 11. Ano ba? Okay. Vlog number 011. Ayan. Yung vlog na to, ang purpose ng vlog na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung seller's hub natin, ang PhilInvest seller's hub. Okay? Ede, kasi ang marami pa sa atin ang hindi na ma-maximize kung paano gamitin yung seller's hub. Alright! Let's go! Yun. So, okay. Meron tayong tatlong kailangan para magamit natin itong PhilInvest seller's hub na to. Number one, siyempre kailangan meron kang computer o laptop o cellphone, smartphone, gano'n. Yun yung una nating kailangan. Ang pangalawa, kailangan meron kang internet. Yun. At pangatlo, siyempre, dapat meron kang search engine tulad nito. Safari o kaya Google Chrome. Yun. So, open natin ang Safari, no? Click. Yun. So, ito yung interface ng ano, no? Ng PhilInvest website. So, pasok lang tayo dito. Ayan. Home, project, links, sellers, for buyers. So, dito tayo sa for sellers. Sellers hub. Okay. Ayan. Then, kailangan lang natin i-log in. So, i-type natin ang ating password dito sa area na to. At, yeah, username and password login. Okay. May hawakin para next week. Ayan, so ito naman yung interface ng pag napasok mo na yung seller shop, ito naman yung interface niya. Okay. So dito sa taas, meron kang 1 2 3 4 5 6 na ano na napaka-importanting tool. Okay. Number 1, price list. Ayan. So gusto mong makita yung ano, yung price list ng bawat project, dito mo siya i-click. Okay. Chart naman ng availability, okay? Online reservation. So dito tayo pwedeng mag-hold ng unit ng online. All right? So itong unahin muna tayo itong seller's tools na to. Itong seller's tools na to, okay. Ito yung ano, napaka-importante nito kasi lahat ng tools ng isang agent na dapat meron sa tools na dapat meron sa isang agent dapat makikita natin dito, right? So printing documents, okay. Project catalog, site development plan, buyer's requirements, downloadable form, okay. Ito, bubuksan ko lang tong ano to, itong SDP na to. So sa SDP na yan, nandiyan yung lahat ng presentation ng bawat project, all right? For example, sa One Special Richmond, for example. Pag generate natin yung ano, yung ano, yeah. So, makikita mo yung sales kit ng project na yun. Ayun, oh. Lahat, pati ano, hanggang unit na yun. Alright? So, yun. So, mahalaga yun. So, kaya mahalaga tong seller's tools na to. Dito naman, dito mo naman itatrack yung inyong kliyente. Halimbawa, na-book na. Okay. For example, ito, kiosk. O, kiosk report. Yan. Sinabi mo yung kiosk. Yan. Right. So, itatype mo lang o anong kung sino yung kliyente mo. For example, Sonico. Yun, lalabas na yan. So, lalabas dito kung anong contract number, kung anong seller, name, position, broker, yan. At kung anong ano, kung anong property ang binili niya, okay? Yan. So, eto na, yan. So, buyers, payment, commission, yan, voucher, documents. Ayun. So, kompleto siya. So, dito, matatrack na natin kung yung kliyente ba natin ay nagbayad o na-drop ba siya o kung anong information ang dapat natin malaman tungkol sa kanya. Na hindi na tayo kailangan pumunta pa ng office para tanungin kung ano man ang information na kailangan natin. Ayun, so yun po ang PhilInvest seller's hub. Sana nakatulong sa inyo. Kung meron kayong katanungan, paki comment na lang below. Okay?